Welcome back to Cooking with Tita Ching. Hello mga ka-kitchen! Gagawa po tayo ngayon ng apple pie Pinoy version. So ito lang po ang ating kakailanganin mga ka-kitchen. Butter, sky flakes, sugar, eggs. So ito po ang bida ng ating iluluto, apple. Kailangan din natin dito ang sliced bread. So dito kailangan pong balatan ng ating apple at hiwain na maliliit. Sa ganitong size po, madali po siyang maluto. Prepare ko na po ang ating kawali at nilagyan na natin ng butter. Para matunaw ang ating butter, so kailangan medyo mainit na ang ating kawali. So madali lang pong gawin ang apple pie mga ka-kitchen. Almost done na po ang ating butter. Pwede na natin ilagay ang ating apple. Okay na po, nilagay ko na po ang ating apple. Madali lang pong iluto itong mansanas. Medyo matagal na po ito sa ref kaya gagawin ko na lang pong merienda. Para sa mga first timer pong nanonood ng aking cooking vlog, don't forget to like, comment, share, and subscribe po. And don't forget to click the bell button po to notify every time I have a new recipe. Takpan po natin ito mga ka-kitchen para mabilis kong maluto. So habang niluluto ko po yung mansana, so kailangan pitpitin na natin ang ating sky flakes. Ito po yung available dito sa bahay ngayon. Nabusan po kasi ako ng bread crumbs. Ito po pwede naman po siya. Kahit yung may cheese flavor po na sky flakes or even rebisco ho, pwede naman po siyang gamitin dito sa ating pie. Okay, check na po natin ang ating apple kung malambot na. Pag okay na po siya, pwede na po natin lagyan ng sugar. Try nyo pong iluto ito sa bahay nyo mga misis. Para naman matuwa naman ang ating mga chikiting sa merienda nila. So okay na po ito. Pwede na natin lagyan ng 1/2 cup of sugar. Depende po kung gaano ka tamis ang gusto ninyo. Pero ako dito 1/2 cup lang po ang ginamit ko. So maglalagay rin po ako dito ng a pinch of salt po. Kung may cinnamon po kayo na available, pwede kayo maglagay ng cinnamon po. Masarap din po yun sa apple. So, hintay na lang natin mga ka-kitchen na mag-caramelize ang sugar. So, hintay lang po natin na lumapot ang sugar at lumambot na maigi ang ating apple. So, kailangan ng consistency po dito is yung malapot na malapot siya na nanuot ang sugar sa apple para mas masarap po siyang kainin. Parang apple pie talaga. Pwede rin po kayo maglagay dito ng vanilla para mas mabango po ang amoy. Okay mga ka-kitchen, ito na po ang ating apple filling. So konti hini na lang po para pwede na natin balutin. Pero bago natin ibalot, kailangan natin palamigin para hindi po tayo mapapaso. Okay, ready na po siya. Hanguin ko na po ang ating apple filling. Malambot na po ang ating apple. Malapot na rin po ang ating syrup na konti. So, ito na po ang dapat itsura ng ating apple filling. So, hahanguin ko na po siya mga ka-kitchen para lumamig. Okay na po ang ating filling. Palalamigin ko na lang po. So, babatiin ko na po ang ating itlog. Para naman po, bago natin iprito ang ating apple pie, ididip muna natin ang ating pie dito sa egg and iroll natin sa breadcrumbs. Ganun lang po kadali mga ka-kitchen. So, kailangan na natin pong i-press ang ating bread. So, medyo maliit po yung diniliver na sliced bread sa amin, kaya medyo hindi pantay-pantay po ang ating tinapay. So, pipitin lang po ng maigi para po hindi pasuki ng mantika habang piniprito. So, napakadali pong gawin to mga ka-kitchen. Mga mami, pwede nyong itry to. So, ganito lang po ang gagawin natin. Lalagyan po natin ng palaman sa gitna. Huwag po masyadong madami para hindi po siya mahirap i-close. So, i-fold lang po natin, tapos i-close gamit ang tinidor. So, i-press lang po natin para mag-close po ang ating apple pie. So, ganun lang po kadali mga magka-kitchen.
So kahit mga chikiting pwedeng gumawa nito. Kailangan lang guidance ng ating mga nanay. So ganda din po ang gagawin natin sa mga susunod na bread. So okay, pwede na natin iprito ang ating mga nagawang apple pie. Mga misis, pwede rin po tayo mag-innovate dito. Kung gusto nyo pong pineapple, pwede rin pong gawin natin pineapple pie. Gagawin lang po natin minatamis ang pineapple. Ready na po ang ating apple pie. Pag mainit na po ang ating mantika, so ilalagay na po natin ang ating apple pie. Na pala mga ka-kitchen, may hindi po ako sa inyo na ipakita kung paano i-dip sa egg ang ating bread and i-roll sa breadcrumbs. Basta bago po i-fry ang ating pie, kailangan i-dip sa eggs and sa breadcrumbs. Ganun lang po kadali mga ka-kitchen. So okay mga ka-kitchen, ito na po ang ating finished product. Napaka-crispy, napakasarap na apple pie, Pinoy style. Thank you po pala sa mga new subscribers. Medyo malapit na po ako sa 300 subscribers. Maraming salamat po. Ito po ang ating apple pie, Pinoy style. So, napakasarap po ng ating apple pie. Napaka-crispy ho, napakasimpleng gawin. So, mga maraming salamat po sa mga nanonood ng aking cooking vlog. Thank you, Lord. Thank you for watching, mga ka-kitchen. Thank you sa mga subscribers.